akong nasa high school, nang una kong mapanood ang maituturing kong isa sa pinakamaimpluwensang bagay sa aking buhay. Ang dokumentaryo ni Cara David na Gumagamo sa Dilim, na nagbukas sa mura kong pag-iisip sa kahalagahan ng edukasyon at sa kung paanong dapat ito'y pinahahalagahan. Humanga ako sa dedikasyon ng mga guro at higit sa lahat sa mga kabataan ng mga taga Little Baguio. Dahil bagamat kulong sila sa rehas ng kahirapan at bulog sa dilim ng kanilang mga landas, ay patuloy silang nagsusumikap, nangangarap at lumalaban upang maging mas maliwanag ang kanilang kinabukasan. Dahil sa inspirasyong idinulot sa aking puso ng dokumentaryong ito, nabago ang aking naunang mga pangarap sa buhay. Una kong hinangad na maging isang mahusay na inhenyero upang tuparin ang naunsaming pangarap ng aking ama para sa kanyang sarili. Subalit, napalitan ito ng higit na mataas na pangarap. Pangarap na makatulong sa ibang tao at maging boss at mata ng mga taong dapat pakinggan at dapat paglaanan ng higit na atensyon. Nang tumuntong ako sa kolehiyo, kinuha ko ang kursong hindi inasahan ng lahat na aking tutunin. Tangan-tanga ng pangarap at paniniwalang ibinigay sa akin ng dokumentaryong Gamo-Gamo sa Dilim, kinuha ko ang kursong AB Mass Communication. Gusto kong sumilip sa lente ng camera, baka sakaling makita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Baka sakaling ang lipunang aking kinagalawan ay higit kong makilala. Nais kong humawak ng panulat, baka sakali sa mga letrang ibubuhit ko sa papel at mga kwentong aking isusulat ay higit ng umaunawaan at makilala ng mga tao ang kanilang mga sarili, gayon din ang mga tao sa kanilang paligid. Gusto ko dumami ang mga katulad ni Myra na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng walang kasiguradahing buhay, at sa gitna ng kadiliman ng paligid ay pilit nang nilampasan ng lahat at naging isang ganap na tanglaw at liwanag.